Can you leave me alone? Alam mo, gusto ko itong saktan. Nagpipigil lang ako. If that's what you want, sabihin mo lang ako kapag okay ka na. Kung bago ka pa lang sa channel neto, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 15th kabanata. Morning came at nahimasmasan na si Thalia. Hindi naman talaga siya galit at nagpapasuyo lamang kay Jeremy. Kaso hindi yun alam ni Jeremy. Kaya ang ending, nainis na talaga siya. Patungo sa labas ay natanawan niya ang tent na basang-basa. Hindi niya inaasahan na umulan pala noong gabi. But she still remained calm like an unbothered queen. Glad you're awake. Take this. Saad ni Thalia at iniabot ang unan kay Jeremy. Hindi naman umimik si Jeremy kay Thalia at tinanggap ito. Kahit ito sa nais ni Thalia ay sinunod na lang ni Jeremy. Still mad? Tanong nito kay Thalia na tinalikuran lamang siya. Suplada. Dahil sa sobrang bored ni Thalia ay napagpasyahan niyang pumunta sa mall. Isinama naman niya ang anak niya at naiwan si Jeremy. Ako na lang mag-isa dito, Glad. Ang hirap mag-alaga ng dalawang Thalia sa buhay ko. Saad ni Jeremy sa sarili habang nakihilata sa higaan. Pagkarating sa mall ay masayang bumaba si Thalia, hawak ang kamay ng kanyang anak. Sa toy section agad sila nagpunta. Nanlalaki na naman ang mga mata ni Casey na tinuturo ang lahat ng gusto nito. Okay, sa 10 kinuha mo, 2 lang ang dyan ang para sa'yo. The rest, kanino mapupunta? Tanong ni Thalia sa anak. Umakto naman nag-iisip ang anak at tila may bumbili ang lumitaw sa ulo. What if we donate it, mommy? Diba po may mga shelter for those? Gulat naman ay naging masaya si Thalia sa gusto ng anak. I think I did great in raising you well enough. Dahil dyan, choose another toy for yourself and a gift for your daddy. Agad namang tumango ang anak at namili ng laruan. Sa men's corner naman sila nagtungo at nakita ang isang cycling na panlalaki. Good! Saad ni Thalia at nagtungo na sa counter. Let's go! Tanong ni Thalia sa anak. Agad namang tumango ang bata at masaya silang lumabas sa mall. Aabang ng taxi nang biglang naalala ni Thalia ang telepono. Pasundo dito sa mall, thank you! Saad ni Thalia gamit ang malamig na boses. Hindi niya alam ang nararamdaman sa katawan. Bigla na lang kumirot ang tiyan niya. Hindi niya alam kung bandang puson ba yun o ano. Pagkarating ni Jeremy sa mall, ay agad niyang nilibot ang tingin sa paligid. Nakita niya agad ang dalawa na mukhang naiinip na. Happen! Agad namang pumasok ang dalawa at pinaantay na ni Jeremy ang sasakyan. Sa mansyon ay agad na inilapag ni Thalia ang hawak. Kinamasahin niya ang kanyang tiyan na nakatutulong upang mawala ang kirot. Jeremy! Sigaw ni Thalia habang hawak ang tiyan. Merong dugong nakapa si Thalia! Agad namang dumating si Jeremy at naitakbo siya sa ospital. Kamuntik naman siyang makunan, halos ilang beses na siyang kamuntik na makunan. Doktora Thalia, napakadelikado ng sitwasyon mo ngayon. Sa susunod na duduguin ka pa, hindi na kami sigurado kung kakayanin mo. Saad ng OB kay Thalia, natahimik naman. Hindi niya maintindihan dahil hindi naman siya stress kay Jeremy. Hindi rin siya nagbubuhat ng mabigat. My God, love, please be careful. Huwag naman sana may mangyaring masama sa anak natin. Nagmamakaawang saad ni Jeremy. Nasa ospital na naman sila, tulad ng nakaraan. Same place, same time, same reason. Ipinagkatiwala muna ni Jeremy ang anak sa isang new hire na maid. Kilala naman niya ito, kaya tiwala siyang iiwan ang anak. Pahinga na lang po muna kayo. By 8 o'clock po, pwede na kayong ma-discharge. Iniwan na sila ng nurse at pumunta na sa iba. One thing, mga bawal sa buntis. Mga shellfish katulad ng tulya at talaba. Iwasan din kahit ang pagkain ng karne kung ito'y halaw o kaya hindi niluto ng maayos. Ang mga ito ay maaaring makontamina ng toxoplasmosis o salmonella na maaaring magdulot ng seryosong sakit sa ina at sa sanggol.
saad ng OB na may sinusukat sa papel. Iwasan din ang mga deli meat dahil ito ay maaaring makontamina ng listeria. Itong bacteria na maaring umabot sa placenta at magdulot ng impeksyon sa lumalaking sanggol sa sinapupunan ng isang buntis. Mapanganib din sa buntis ang maimpeksyon ng matres dahil maaaring magkaroon ng lason sa dugo at maglagay sa panganib sa buhay ng sanggol. Agad namang tumango si Talia bilang pagsang-ayon na naiintindihan niya. Kumpara kay Casey, na dati niyang pinagbubuntis, napakasela ng lagay niya ngayon. Halos lahat yata ng kinakain niya, walang kahit ano siyang nararamdaman bukod sa pagkamanas ng paa niya noong nanganak siya. Sumapit ang 8:00 ng gabi, nakapag-discharge na muli sila Jeremy. Pagkarating sa mansyon ay isang senaryo na hindi inaasahan nilang nakita. Nakita ni Thalia si Casey na hawak ang bag at may kung anong nilalagay, habang ang maid naman ay pinagmamadali si Casey sa ginagawa. Napakabagal mo namang bata ka, bilisan mo naman. Pag tayo naabutan ng magulang mo, patay ka sa akin. Galit nitong sigaw. Naiiyak naman ang bata. Ngunit patuloy pa rin ito sa ginagawa. Walang hiya ka? Sigaw ni Thalia at agad na sinugod ang babae. Hindi naman nagawang pigilan ni Jeremy si Thalia dahil na rin sa gulat. Hinablot ni Thalia ang buhok ng babae at ginudnod sa sahig. Pipigilan na sana ni Jeremy si Thalia sa takot na baka mapaano ito. Ngunit bigo niyang magawa. Tila nag-ibang tao si Thalia ng mga oras na yon. Nanlilisik ang mga mata nito. Namumula ang mukha. At ang mas nakakatakot ay handa itong pumatay. Wala kang karapatan na pagsalitaan ng anak ko. Maghaharap muna tayo. Umiyak na ang maid at panayahingi ng patawad. Sarado ang isip ni Thalia. Kaya walang saysay ang sinabi nito. Naupo si Thalia sa couch. Ang maid naman ay nakaluhod at panayang yuko upang mag-sorry. Ay, nadulas. Kunyaring gulat ni Thalia at ibinato ang kutsilyo sa tabi niya. Si Casey ay nasa kwarto na. Naglaro na lamang muna ito. Habang si Jeremy at si Thalia at ang maid ay nasa sala. Thalia! Saway ni Jeremy. Bakit? Nadulas nga, diba? Ano ka ba? Nakangiting usal ni Thalia. Ma'am, pasensya na po talaga. Pagmamakaawa ng maid. Alam mo, papakulong na lang kita. Unang-una, nagnakaw ka. Pangalawa, inutusan mo ang anak ko na magnakaw? At pinagsalitaan mo pa ng masama? Alam mo, you should be thankful pa nga. Mas malaking kaso pag sa korte ko to hinarap. Mahabang saad ni Thalia, panay pa thank you nito. Sobra naman na yata yan. Let's just spare her. Saad ni Jeremy. Masama namang tumingin si Thalia dito. Spare? Balag ka ba, Jeremy? Tinakot niya ang anak ko. Ang anak mo. Hindi ko palalampasin to. Palampasin na lang muna natin and fire her. Huwag naman ganito kalala na ipakulong. Hindi makapaniwala si Thalia sa narinig. Baka naman babae mo yan. Babae ka ba ni Jeremy? Ano? Sumagot ka. Nagigigil ako ngayon. Umayos kayo. Sa inis ni Thalia ay malakas niyang nasampal si Jeremy nung magsalita ito. Ipakulong mo yan, Jeremy. Kapag hindi mo ginawa, maghiwalay tayo. Akin ang bata. Pagbabanta ni Thalia. Agad naman na itong tumayo at nilayasan sila. Wait, she's not my mistress. Please, hear me out. Hindi naman nilingon ni Thalia si Jeremy. Please, Lorena, go get your stuff right now. Agad naman tumayo ang maid sa sinabi ni Jeremy at lumabas. Nanghihingi pa ito ng paumanhin bago umalis. Love, come on, don't be mad. Panunuyo ni Jeremy kay Thalia na hindi naman siya binigyang pansin. Don't be mad? You let her go. She should be responsible of what she did. Niyakap ni Jeremy si Thalia at inilapat ang labi sa balikat nito. This will be the first and last that we let other people come inside our house. Promise. Saad ni Jeremy. You know, Jeremy, that promises are made to be broken. I hate promises. Tumahimik naman saglit si Jeremy sa sinabi ni Thalia.
Are you really going to leave me? Tensyonado ang tanong ni Jeremy habang pinagmamasdan ang mukha ni Talia. I actually am planning to. Nakakainis ka kasi, saad ni Talia at hindi na napigilang humagulgol. Come on, come here. Niyakap ni Jeremy si Talia at hinalikan sa noo. I won't promise, but this will never happen again. What do you want to do? Can you leave me alone? Gusto ko itang saktan. Iyoko lang. Saad ni Talia. Sige, sabi mo eh. Babalik ako kapag okay ka na. Tumango naman si Talia at umalis na si Jeremy. Tahimik lang si Talia na tumungo sa ref. Hindi niya pinansin si Jeremy. Hinayaan niya lamang ito na buong magdamag na pinamustan siya. Jeremy packed his belongings. Kinailangan niyang umalis dahil sa trabaho ang aasikasuhin niya. Ang kaso ni Mr. Cosmos na ngayon ay nakadulog sa korte. Nakatanaw lamang si Talia mula sa bintana habang tinatanaw ang papaalis na kotse ni Jeremy. Iniwan niya ako? Saad ni Talia sa sarili at tumalikod na mula sa bintana. Hindi nakita ni Talia ang paghinto ni Jeremy at pagpasok pabalik sa loob. Ay, nakakainis talaga siya. Dabog-dabog na sigaw ni Talia at pinaghahampas ang unan. Nasa labas ang anak niya, kaya hindi siya nakikita nito, throwing tantrums. Love, I'll come back. Don't worry. Take care of yourself and our child. This may take a while though. Gulat na nilingon ni Talia si Jeremy at patakbong tinungo ito. Mahigpit niya itong niyakap at saka humagulgol ng iyak. Nakakainis ka naman, Jeremy. Akala ko iiwan mo na naman ako. Pabalik na niyakap ni Jeremy at hinalikan sa noo. Kahit na nagmamadali ay pinagsintabi muna niya ang oras dahil mas importante si Talia at ang anak niya kahit sa anong bagay. Nagpaalam na din si Jeremy sa anak at tinanaw pa siya ng mga ito sa pagsakay ng kotse. Ilang oras ang lumipas ay naisipan ni Talia na tawagan si Jeremy. Bigla na lang ay gusto niyang kausapin ito. Iba naman ang bungod ni Jeremy kay Talia. Love, would you mind joining me? Tanong ni Jeremy sa kabilang linya. Nasaan ka ba? And why is it your background sounds like you're surrounded with many people? Sinabi naman ni Jeremy na nasa kuwarte siya at hindi pa nag-uumpisa. Sa kaso ni Mr. Cosmos, kailangan maraming witness. Isa lamang witness at iyon ay si Melvin. Alam mo, I found out na akin talaga yung doll. Bukod sa anak ko si Casey. Pero who changed the doll's eyes? Narinig naman ni Talia ang maliit na tawa ni Jeremy sa kabilang linya. I did. Hindi nga ako marunong eh. But for the sake of Casey, ginawa ko kahit hindi ko kaya. I don't know if I can join Jeremy. Ayoko ma-stress. Dapat masaya lang ako. I can't let that thing happen again. Also, ang pangit mo magtahi. Ang daming missed plays. Saad ni Talia. Nagpaalam naman si Jeremy dahil mag-uumpisa na ang hearing. Inabala na lamang ni Talia ang sarili sa pananahin ng mata na manika ni Casey. Nakatanaw lang din ang anak sa ginagawa ni Talia. Mommy, I remember something po. Ah, wait mommy, I forgot it again. Kamot ulo sa ad ng bata at ibinalik ang atensyon sa panonood kay Talia. Naalarma naman si Talia noong biglang hindi siya makahinga. Mabuti na lang at may inhaler siya. Kamakailan lang niya nalaman na meron siyang hika, bagay na hindi niya inaasahan. Mommy, take this. Bukas na lang po yan. I have a surprise for you po. Saad ni Casey at tumabi kay Talia na nasa higaan. What's your surprise? Nakangisi naman siyang sinagot ng anak. Mommy, hindi na po surprise yun kapag sinabi ko. Sa kabilang banda naman ay ongoing hearing ni Jeremy. You may take your seat. You may proceed. Saad ang prosecutor sa una nilang witness na si Melvin. Inutusan po ako ni Mr. Cosmos na baguhin ang papeles ni Sir Jeremy. Lahat po ng papeles na inuutos niya sa akin ay sinabi niyang utos ni Sir Jeremy. Sinunghaling. Sigaw ni Mr. Cosmos na nanggagalaiti. Sinabi niya rin po na nagtatrabaho pa rin siya kay Sir Jeremy. Tuturuan niya daw po ako kung paano maging assistant.
Siya po kasi ang unang assistant. Hanggang sa blackmail niya po ako nung nalaman ko po ang pakay niya. Sad ni Melvin. Gawa-gawa ka masyado. Nakinabang ka rin sa pera. Sigaw ni Mr. Cosmos. Pinatay niya pong asawa ko dahil nalaman niya na bala kong magsumbong kay Sir Jeremy. Siya rin pong nagpasunog ng labino asawa ko. Binentang anak kong babae sa Chinese. Wala po akong naging laban dahil AA chips ang nilagay niya sa katawan ko. Isang pindot lang po ay mamamatay ako. Saad ni Melvin at hindi napigilang maluha habang inaalala ang nangyari. Aminin mo, kung hindi dahil sa akin na baka sa kalsada ka pulutin, maging mas mahirap ka pa sa daga. Sigaw ni Mr. Cosmos, sabi ko ng prosecutor ay siya na mismo nagpatigil dito. Ano kayang kasong kakaharapin ni Mr. Cosmos? At ano kayang sorpresa ang matatanggap ni Thalia galing sa kanyang anak? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Junior, istorya mo, ikwenta ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!